Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating evening devotion, 8 o'clock habit. Kantahin po natin yung Heart of a Servant. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me, oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross, I follow you, I follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me, oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run, no longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross I follow. My Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run,
No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. I'll follow you. I'll follow you. Amen. Sino nga po ba yung love of my life nyo? Jai, sinong love of my life mo? Ikaw, Pauline. Tama po na kung si Jesus ang love of our life, lagi mong hahanapin siya kung nasan man siya, gusto mo nandoon siya, or you will going to serve him for all eternity. Nawa ang bawat isa po sa atin, makita natin yung sino nga ba ang prioridad ng buhay natin. Bakit nga ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Dahil siya lamang po ang love of our life. Sige po, manalangin na po tayo para po maumpisa na natin yung ating gawain. Panginoon, marami pong salamat sa binibigay mo laging opportunity sa amin na makilala ka sa aming buhay. Makilala ka namin sa aming buhay, magkaroon kami ng personal na relasyon sa iyo na makita namin, Panginoon, na kami ay mga lingkod mo lamang, O Diyos. Ang bawat isa sa amin, binibigyan mo ng opportunity to serve you through serving other people, Lord God. Marami pong salamat for choosing us, Lord, to become one of your servant, Lord God. Lord, marami pong salamat dahil mag-aaral muli kami ng iyong mga salita. Dalangin namin na maintindihan po namin lahat ito at maisa puso namin at maisa buhay namin, Panginoon, lahat ng aming mga pinag-aaralan. Nawa ang banal mong espiritu ang manguna sa bawat isa sa amin. Kasama ng mga kapatiran namin na ngayon ay kasama namin na mag the devotion. Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, abutin mo po ang bawat isa sa amin. Nawa, tugunin mo ang lahat ng panalangin namin, O Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon po, ang bawat wine-welcome po namin yung mga bago nating mga kapatiran or mga bago nating listeners or followers na ngayon pa lamang naka-tune in. Wine-welcome po namin kayo at kami po ay nagkakaroon ng series sa 1 Corinthians. Ngayon po ay nasa 1 Corinthians 3 na po tayo. Chapter 4 na pala. Nalate pala ako. Chapter 4 na po pala tayo ngayon gabi. At kagabi po ang pinag-usapan natin yung mga warning na warning yan, di ba? Yeah, warning. Sa pagdi-divide, ng pagkukos ng division, disunity, deception, na sometimes we are unaware na nagagawa pala natin ito sa loob ng ating iglesia. Tingnan natin ngayong gabi kung ano naman po ang susunod nating pag-aaralan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, excited na naman ang gabing ito dahil yung ating topic ay matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 4 at pagbubulay-bulayan po natin mula verse 1 hanggang verse 5. Okay, yung first 5 verses ng chapter 4. Okay? Pero bago po yan, nais ko munang mag-review tayo doon sa ating lesson last night, no, na kung saan isa sa malaking warning ng ating Panginoon na yung mga taga-Corinthian ay
masyado nilang ina-idolize or masyado nilang binibigyan ng mataas na pagpapahalaga yung kanyang mga lingkod, no, yung mga leaders, especially yung mga leaders na nangangaral, leaders na nagtuturo sa Corinthian church. Okay? Hindi na. Ngayon, ngayong gabi, nais kong manang balikan natin yun. Nakita natin na we can corrupt the church by deification. Yun nga yung ating masyadong pagbubos, pagmamalaki doon sa ating mga namumuno sa atin. So, nagiging celebrity na nga po sila. At sila po ay masyado nang nabibigyan ng importansya. Pero sa gabing ito, ipagpapatuloy natin yung pagtutuwid ni Apostol Pablo doon sa kaisipan na yon. Ano ba talaga yung tamang treatment para sa mga lingkod ng ating Panginoon? O yung mga leaders particularly. So, how to treat our leaders? Okay. Dapat ano ba yung maging trato natin sa kanila? At as a leader, ano ba yung tingin mo sa iyong sarili? Okay? So, ito'y lesson din po sa mga leader na ng church. At sa mga member naman, paano nyo sila titingnan na ayon sa salita ng Diyos? Dito sa verse 1, makikita po natin ng chapter 4, maliwanag yung continuation ng mensahe ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Sabi niya, "Let a man regard us in this manner." So dito, eto na, sabi niya, sabi ni Apostol Pablo, regard us in this manner. Dapat ito yung kanilang maging tingin sa amin. Okay, ano ba dapat ninyong maging tingin sa amin? Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, verse 1, as servants, okay, as servants of Christ. So pag-aaralan natin mga kapatid, yung dito po may tatlong in-reveal si Apostol Pablo kung paano natin i-regard yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga leaders ng church. Number one, servants of Christ. Okay. Pangalawa, stewards of the mysteries of God. Steward. Okay. Katiwala. At pag-aaralan niya natin yan bukas. Pangatlo, mga kapatid, ito pa yung matatagpuan. Saan yun? Dali lang po ha. Yung pangatlo po mga kapatid, nasa verse 9, sabi rito, we have become a spectacle to the world. So tatlong S. Okay? Number one, servants of Christ. Pangalawa, stewards of the mysteries of God. Pangatlo, spectacles to the world. Okay. Ayon sa chapter 4, verse 9. So, yun yung ating parang outline na makikita natin sa pag-aaralan natin sa susunod na mga araw. So, dito, unahin natin yung sabi ni Pablo, let a man regard us in this manner as servants of Christ. Mga lingkod ni Kristo. So the way we have to treat our leaders in the church, we should treat them as servants of Christ. So kaming mga pastor, dapat tingnan namin din yung aming sarili kung paano kami tinitingnan na kung saan kami mga lingkod ni Kristo. Lingkod kami. Okay. Ngayon, pag-aralan natin ano bang what does it mean, okay,
to be a servant of Christ. What does it mean to be a servant of Christ? Alam niyo, si Apostle Pablo po, every time na ipinakikilala niya yung kanyang sarili, lagi niyang ipinakikilala yung kanyang sarili bilang isang lingkod ni Kristo, servants of Christ. Ine-emphasize po niya yun. Bagamat minsan, pakilala niya, apostle siya, pero karaniwan, lagi niyang ipinapakilala yung kanyang sarili bilang isang servant. Okay? Sa Romans chapter 1, verse 1, Philippians 1:1, 1 Timothy chapter 4, verse 6, lagi niyang pinakikilala yung kanyang sarili bilang isang servant. Servants of Christ. Okay? Yung pong salitang servant sa original language, sa Greek, ang ibig sabihin nun ay doulos. Okay? Doulos. Okay? So, ang ibig sabihin po talaga nun, literally, kapag ka ikaw ay tinawag na servant or doulos, sa panahon nila, ang ibig sabihin talaga nun, you are not only a servant, but you are a slave or a bond servant. Okay? A slave. Kaya lang, for the sake of accommodation, mas gusto natin yung word na servant kaysa slave. Pero in the original setting, sa panahon po nila Apostol Pablo, kapag ikaw ay servant, kung tutusin, ikaw ay isang slave. Okay? Slave or bond servant. Kaya nga po, bilang isang servant o slave or bond servant, bilang isang lingkod, ikaw ay tinatanggal mo yung iyong karapatan, no? You set aside all your rights to serve another. Halimbawa, okay? Ako yung master. Si Jairus yung servant. So si Jairus, tinatanggal niya lahat ng kanyang karapatan sa kanyang sarili. Tinatanggal niya lahat ng kanyang mga privileges. Tinatanggal niya yung, hindi lang yung karapatan niya and privileges na, tinatanggal na niya yung lahat sa pagkatao niya sapagkat inilalagak na niya yung kanyang buhay sa akin dahil ako yung kanyang master. So parang ganun po yung naging concept, no? Someone who set aside all rights of his own to serve another. Kaya nga si Apostle Pablo, nung sinabi niyang siya'y lingkod ni Kristo, parang sinasabi ni Apostle Pablo, iniisantabi ko na lahat ng aking karapatan, iniisantabi ko na lahat ng aking mga personal ambition, sineset aside ko na lahat ng aking pagkatao, at isinusuko ko na kay Kristo. Sapagkat si Kristo na yung kanyang bagong master. By the way, during the time ni Apostol Pablo, ang isang slave po, mga kapatid, dalawang bagay po para ka maging slave. Number one, pwedeng ikaw ay binili. You were purchased para ikaw ay maging isang slave. Diba, during the time sa marketplace, okay, merong mga nagbebenta ng mga alipin. At ikaw ay pupunta roon kung gusto mong bumili ng servant. At you have to purchase kung magkano man yung price tag ng bawat servant. So parang ino-auction nila yung mga servant. Nakikipagtawaran, ganyan. At kapag ikaw ay napili ng isang master at binili ka dun sa nagbebenta, ikaw ngayon ay pag-aari na ng isang master. Ang isang example po nito ay si Philemon at saka si Onesimus. Si Onesimus ay isang servant ni Philemon. Okay? Na kung saan, probably, he was bought in the marketplace para maging isang slave ni Philemon, si Onesimus. Or, hindi ka naman binili, pero pwedeng ikaw ay born into a slave family. So may mga ganun po kasing classification during that time na ipinanganak ka na sa pamilya ng mga slave. So pati yung mga anak mo, slave na rin. So paglaki ng bata,
slave pa rin siya. So ganun po yung kalagayan during the time. So born into a slave family and served the master until they died or until the master decided to free them. So makikita natin, mula dun sa ikaw ay binili o ikaw ay naging slave ng isang master, ikaw ay tinuturing na pag-aari nung master mo. Kaya anong sinabi ni Pablo na siya ay slave or servant of Christ? Parang sinasabi ni Apostol Pablo, ako ay lingkod, ako ay alipin ng aking master, walang iba kundi si Hesukristo. Na ako'y wala na akong karapatan sa aking sarili, wala na akong iniisip para sa aking sarili. Ang lagi kong iniisip on how to please my master. So the Lord has bought us with a high price. Okay? So si Lord, sa context ni Apostle Pablo, naniniwala siya. He was bought with a high price. Kaya nga, si Kristo ang tinuturing niya na master. Sabi ko nga sa inyo, ang isang servant of Christ is one who has voluntarily set aside his or her personal rights in order to love, to serve, and obey the will of God in Christ Jesus. Now, sabi ko nga sa inyo, our primary desire every day as a servant of Christ is to honor and to glorify our master. So bilang isang slave o bilang isang servant, ang iyong primary responsibility is to obey and to honor your master. Kaya nga nung si Kristo, ang itinuturing na master ni Hesukristo, ni Pablo, parang wala na siyang inisip kung hindi to honor, to obey, and to glorify the Lord Jesus Christ as His Master. Ngayon, mga kapatid, hindi po mahirap sumunod sa isang master na alam niya kung paano maging isang servant. Kasi po, even ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya ay narito sa lupa, bagamat siya yung Diyos na nagkatawang tao, pero hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos at namuhay siya ng parang ordinaryong tao katulad natin. Pero nung nabuhay siya, dito sa salibutang ito, namuhay siya bilang isang lingkod. Okay, that's the mystery ng ating Panginoon na kung saan, nung narito siya sa lupa, nabuhay siya tulad ng isang lingkod. So, saan natin makikita yan? Sa Philippians chapter 2. Buksan natin sumandali yung Philippians chapter 2. At makikita natin doon kung paano ang ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nabubuhay dito sa lupa. Sabi dito sa chapter 2, verse 6 hanggang verse 8. No, sabi dito, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bond servant. Napansin po ninyo yun? Sabi niya, no? He existed in the form of God, yet he did not regard equality with God, but he emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of man, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So, maging ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya mahirap paglingkuran eh. Bakit? Kasi siya yung nagsilbing modelo para paano ba maging isang servant. Kasi si Hesukristo mismo, nung siya'y nabubuhay dito sa lupa, namuhay siya tulad ng isang bond servant, tulad ng isang
lingkod tulad ng isang slave na kung saan yun yung pinakamababang uri ng pagkatao during that time, yung ikaw ay isang slave. And yet, naging very obedient ang ating Panginoon, even to the point of death. So, ganun po yung larawan na ipinakikita rito tungkol sa ating Panginoon bilang isang servant. Now, another thing na gusto kong makita ninyo kung anong basihan natin na talagang naging parang servant ang ating Panginoon. Dito sa Book of Mark, okay, sa Book of Mark, dalawang verses po yung babasahin natin. Mark chapter 10, 36, and Mark chapter 10, verse 51. Okay, unahin ko muna yung Mark chapter 10, verse 36. Ito yung panahon na lumapit yung dalawang magkapatid, si John and James. At sinabi nila sa ating Panginoon, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." Pansin niyo yung sinabi ng Panginoon sa verse 36. At yun po yung aking emphasis. Sabi rito, "And he said to them, what do you want me to do for you? What do you want me to do for you?" Alam niyo yung dialogue na yun. Yun po'y dialogue ng isang servant. What do you want me to do for you? Ano po yung, ano yung aking maipaglilingkod sa inyo? Okay? So, yun po'y dialogue ng isang servant. Okay? Ito'y nagpapatunay na si Jesucristo, nung siya'y narito sa lupa, namuhay siya bilang isang servant. Hindi lang yun. Chapter 10:51. Ito naman ay yung panahon na kung saan nakausap niya si Bartimeus, isang bulag. Okay? Ngayon, sabi ng Panginoon kay Bartimeus, verse 51, sabi niya, "And answering him, Jesus said, what do you want me to do for you?" Have you noticed yung dialogue ng ating Panginoon? Hindi lamang kay John at saka kay James, kung hindi maging kay Bartimeus na isang bulag, ang sabi ng Lord, "What do you want me to do for you?" Now, yung po yung sabi ko sa inyo, dialogue ng isang servant. Kaya nga, si Apostol Pablo, nung itinuring niya na si Jesucristo ang kanyang master, at sinabi niya siya ay slave or bond servant ni Kristo, alam niya dahil si Jesucristo mismo yung nag-model kung paano ba maging isang servant. Naalala niyo pa sa John 13 wherein ang ating Panginoon Jesucristo hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad kasi nung pumunta sila doon sa isang bahay at walang mukhang walang willing na maghugas ng paa ng bawat isa, ginawa ng Panginoon, siya yung tumayo at kinuha niya yung towel, kinuha niya yung basin at kumuha siya ng tubig para hugasan ng paa ng kanyang mga alagad. So, it portrays na ang ating Panginoon mismo ay nagsilbi sa kanyang mga alagad bilang isang servant. Now, so, bilang isang servant, makikita natin na sabi ko nga sa inyo, kapag sinabi mo na I am a servant of the Lord or a servant of Christ, dito pinakikita mo na wala kang ibang desire kung hindi to honor, to obey, and to glorify your master, the one who bought our freedom from sin. Kaya nga, napakaganda po na isipin na tayo ay ituring natin dapat yung ating mga sarili bilang mga lingkod ni Kristo. Na kung saan, it's an honor and privilege na tayo po ay naging mga lingkod ng ating Panginoon. Now,
Meron akong gustong idagdag tungkol sa bagay na yun, no? You know, during that time, kapag ikaw ay merong master, at ikaw ay slave ng master na yan, okay? During that time, yung master mo ang merong pananagutan sa buo mong pagkatao. Kasi, alimbawa, ako yung master, si Jairus yung slave. Dahil ako yung master ni Jairus, anuman yung pangangailangan ni Jairus bilang aking slave, sagot ko na yun. I got you, Jairus. Meaning, ako yung merong malaking pananagutan sa kanya. Meaning, unang-una, yung kanyang shelter. Responsibility ko na meron siyang tutuluyan o tutulugan. Responsibility ko rin na dapat meron siyang regular na supply ng pagkain. Responsibility ko yun. At hindi lang yun, mga kapatid. Halimbawa, nagkasakit yung aking servant. Responsibility ko rin yun. So, magandang example to, no? Ito'y matatagpuan sa Matthew chapter 8. Merong isang incident dito na gusto kong bigyan ng diin. Sa Matthew chapter 8, naalala nyo yung isang centurion, hinanap niya ang ating Panginoon at humingi siya ng tulong. Okay? Nung nabalitaan niya na si Jesus ay pumunta ng Capernaum, yung centurion pumunta sa Capernaum at nakiusap kay Jesus. Sabi niya dito sa Matthew chapter 8, verse 6, at ito ang dialogue nung centurion, Lord! To tinawag niyang Lord or Master si Jesucristo. Bagamat isa siyang high-ranking official ng Roman army, no, sabi niya, Lord, my servant is lying paralyzed at home. Kung hindi po natin alam yung kultura nila, bakit concern yung centurion doon sa kanyang servant? Kasi nga, ang isang master, meron kang responsibility to the welfare of your servant. At dito, makikita natin yung centurion, concerned siya. Dahil yung servant niya is lying paralyzed at home and fearfully tormented. Yun ang sabi nung centurion. Jesus said to him, I will come and heal him. Sabi nung centurion, Lord, I am not worthy for you to come under my roof. Just say the word and my servant will be healed. For I also am a man under authority with soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes to another, come, and he comes, and to my slave, do this, and he does it. So, dito makikita natin yung master and slave relationship na kung saan yung master meron siyang responsibility to the welfare of his slave. Kaya nga po, when we consider ourselves as servants of Christ, we are under the roof of responsibility of our Lord Jesus Christ. We belong to His family. We belong to His household. We belong to His kingdom. We belong to His jurisdiction. Kasi nga siya yung ating master. Kaya nga, alam nyo, habang ako pinagre-reflect dito sa ating text na pinag-uusapan, sabi ko sa sarili ko, Lord, thank you. Dahil ako po ay isa rin sa iyong mga lingkod. At kayo ang aking naging master. Kayo yung tumubos sa aking mga kasalanan. Kaya nga ibinibigay ko yung aking buong buhay sa inyo, Panginoon. Maglilingkod ako sa inyo, O Diyos. For all eternity, I will serve you. I will follow you. I will obey you. I will honor you. I will glorify you for the rest of my life, because you are my master. At alam nyo, nagulat ako
na since ina-acknowledge ko si Jesus bilang aking Master, bilang aking Lord, bilang aking King, I came to realize I am well taken care of by my Master. Na kung saan, concerned si Lord sa lahat ng aking pangangailangan. Kung meron akong pangangailangan, sagot ako ng Master ko. Kung meron akong karamdaman, si Lord Jesus, my Master, is responsible for my health and welfare. Kaya nga po, mga kapatid, yun po yung aking reflection sa gabing ito na kung saan tayong lahat, kung tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon, it's an honor, it's a privilege na tayo maglingkod sa Diyos. Hindi lang yon, mga kapatid. Tayo'y pag-aari na ng Panginoon. And He is more than responsible for our own welfare. Thanks be to God. Salamat sa Panginoon na tayo'y tinuring niya na kanyang mga lingkod. Sa gabing ito, yun lang po yung gusto kong bigyan ng diin na kung saan bilang mga lingkod ng Diyos, bilang lingkod ng ating Panginoon sa Kristo, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Patuloy niya tayong kakalingahin, tutulungan sa lahat ng ating mga dalahin sa buhay. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Siya yung directly responsible for our welfare because we are servants of Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat at nawa po ay meron tayong natutuhan bilang mga lingkod ni Kristo. Manalangin po tayo, pero bago yan, awitin po natin muli yung inawit natin kanina na The Heart of a Servant. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, yes, Lord. Holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross I follow. My Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done.
a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. I'll follow you. Sige po, let's pray. Our gracious, loving Heavenly Father, indeed, Lord, isang malaking karangalan sa amin na napabilang sa iyong mga lingkod. Panginoon, salamat po sa iyong ginawang pagtubos sa aming mga buhay mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Lord, you have rescued us and transferred us into the kingdom, from the kingdom of darkness, from the domain of darkness, into the kingdom of your beloved Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, for the redemption. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. Salamat sa freedom, O God. And thank you, Lord, for the forgiveness na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Indeed, Lord, thank you for the freedom of serving you. Panginoon, sa loob po ng more than 30 years ng aming paglilingkod, mula nung nakilala ka namin, mula nung sinuko namin ang aming buhay sa iyo, kahit minsan di mo kami pinabayaan, tunay po na we belong to you. Napabilang kami, Panginoon, to your household, to your family, to your kingdom. At dahil dito, Panginoon, wala kaming inisip, wala kaming naging layunin sa aming mga sarili, kundi maglingkod sa inyo. Ipadama yung aming pagmamahal sa inyo. At bigyan ka namin ng karangalan sa aming mga buhay. We want to please you. We want to honor you. We want to glorify you. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinabayaan. Sa journey ng aming pananampalataya as a family, you have proven, Lord, how good you are, how gracious you are, how generous you are sa aming mga buhay, sa aming pamilya, na kaming naglilingkod sa inyo, Panginoon. Panginoon, alam ko, hindi lamang kami ang iyong tinawag bilang mga lingkod. Even yung mga kasamahan namin sa devotion na ito, tinawag mo rin sila, Panginoon. At itinuturing mo rin sila na yung mga lingkod, O God. And I know, Lord, hindi mo rin sila iiwan, hindi mo rin sila pababayaan. Patutunayan mo, Panginoon, na you are directly responsible for their welfare. Na anuman ang kanilang mga pangangailangan ay tutugunin mo, dahil inuuna ka nila sa kanilang mga buhay at namumuhay sila ng may katuwiran. Sabi mo sa iyong salita, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, thank you. Dahil secured kami sa iyong household, secured kami sa iyong kingdom, secured kami in your presence. Kaya nga po, Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Salamat po sa pagtubos mo sa amin. Salamat po na itinuring mo kami na iyong mga lingkod. Salamat po, dahil hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, we choose to serve you. We choose to follow you. We choose to entrust our whole being in your hands, O God. Salamat po. Salamat po. Salamat po, Panginoong Jesus.
Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay. Abutin mo po silang lahat. Pagpalain mo po silang lahat. Nawa, gaya ng sinabi ni Joshua, me and my house, we will serve the Lord. Tulungan mo po na bawat pamilya na kasama namin sa devotion na ito ay maglingkod din sa inyo. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isang pamilya na kasama namin sa gabing ito. Alam namin, Panginoon, you will going to take care of them as well and bless them as well. Panginoon, pagpalain mo rin po yung mga mahal namin sa buhay na may mga karamdaman. Hinihiling po namin, O Diyos, ilapat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa bahagi ng kanilang mga katawan na may karamdaman sa oras na ito. And right now, Lord, release your healing power to their bodies, to their spirit, to their soul, O God. Ikaw ang magbigay kagalingan sa kanilang mga katawan, sa kanilang mga espiritu. Doon naman po sa mga tao merong emotional and mental challenges or mental problem, O God, o mga anxiety, mga worries, mga fear, O God. Tulungan mo po sila, O Diyos. Rest assured mo sila, Panginoon, of your presence, of your power sa kanilang mga buhay. Maramdaman nila, Panginoon, ang iyong yakap sa mga oras na ito. Abutin mo po sila, Panginoon. Lord, pagpalain mo rin po ang mga nasa ospital na may mga karamdaman. Tulungan mo po sila na makasumpong ng kagalingan ng gagaling sa inyo. Especially yung may mga iba't ibang uri ng karamdaman, hindi lamang yung COVID, O God. Tulungan mo po sila. Dalangin po namin si Mateo, O God, ang iyong patuloy na kagalingan sa batang ito. May your healing touch be upon him, O God. Sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na may mga karamdaman, dinggin mo po ang aming mga dalangin para sa kanila. Pagalingin niyo po sila, O God. Doon sa mga tao na nangangailangan ng hanap buhay, may mga pangangailangan pinansyal. Lord, hindi maiksi ang iyong kamay para hindi mo sila abutin at tulungan, Panginoon. You can make miracles. You can do the impossible for them, Lord. Ikaw ang provider namin. You are our Jehovah Jireh. Kaya nga, Panginoon, maranasan ng bawat isa yung kasapatan sa kanilang mga pangangailangan sa oras na ito. Hallelujah. Panginoon, patuloy po naming dinadalangin yung mga doctors, nurses, medical staff na nasa ospital, gaya nila Jairus, O God. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pag-iingat sa kanila. Ilayo mo sila sa anumang karamdaman. Bigyan mo sila ng malakas na resistensya, malakas na willpower, Lord, malakas na pananampalataya na nanggagaling sa inyo. Kaya nila ginagawa ang kanilang mga tungkulin dahil sila'y mga lingkod mo rin, Panginoon, upang tumulong sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa pamilya ng mga pasyente, O God. Continue to bless them right now, Lord. I-honor mo po ang kanilang ginagawang sakripisyo, ang kanilang ginagawang paglilingkod. At gawin mo po silang mga lingkod mo, Panginoon, na handang sumunod sa inyong kalooban sa kanilang mga buhay. Sila'y mga lingkod mo rin, Panginoon. Kaya nga, Lord, we honor them, we bless them sa gabing ito, Panginoon. Ganon din po yung mga government officials namin.
Lord, sila din ay iyong mga lingkod. Servants, to promote righteousness and to punish the wrongdoings. God, I pray, continue to empower, O God, yung aming mga government officials. Tulungan mo rin po sila sa kanilang God-given task, O God, to govern, O Lord, our country, their constituents, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong gagawin na patuloy na pagbibigay sa kanila ng karunungan, kalakasan, kakayahan na pangunahan ng aming bayan. Salamat po. Dalangin din namin ang aming economy, Lord. Alam po namin, 94% ng aming kabuhayan ay affected ng halos isang taon na pandemic na ito. Maraming mga negosyo ang nagsara. Maraming mga tao na wala ng hanap buhay. Maraming mga tao ang nagkaroon ng pagkalugi, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay at negosyo. Dalangin namin, Panginoon, sa darating na mga araw, mga linggo, buwan, O God, naway unti-unti kaming makabangon sa aming economy. Tulungan mo po ang aming mga mamamayan na makabangon sa kanilang mga kabuhayan. Patuloy din po namin idinadalangin ang iyong patuloy na covering sa bansang Pilipinas. May your special favor and covering be upon our country. Spare us, O God, from any natural calamities, O God. From any disaster. From any untoward incident, O God. Let your favor, let your covering be upon us all. God, thank you. We have a God who is so gracious, so good, so generous to your people. Dalangin din po namin yung mga churches, O God. Nawa, Panginoon, ingatan niyo po ang mga lingkod mo. Palakasin mo rin ang iyong mga lingkod, O God, ang iyong mga servants, na maging pagpapala pa kami sa mga tao. Pagpalain mo rin po yung mga gawain, online and on-site, face-to-face gathering, O God. Dalangin namin pagpalain mo po ang mga gawain ito for your honor and your glory and for the edification of your church. Salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Amen. Amen. Sige po, tayo dadako na sa ating pagsa-celebrate ng banal na hapunan. Let's pray. Aming Ama na nasa langit, muli kaming makikibahagi sa banal na hapunan ito. Sine-celebrate namin ang iyong pagliligtas sa aming mga buhay. Salamat po sa ginawa mong pagtubo sa amin nung inialay mo ang iyong sariling buhay para sa amin. Inialay mo ang iyong sariling katawan. Binata mo lahat ng hirap para sa amin. Kaya nga, mga kapatid, kainin natin ang tinapay na ito, sumasagisag sa katawan ng ating Panginoon, tanda ng kanyang pagtubos at pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Patuloy nating kinikilala ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon na siyang tumubos sa ating mga kasalanan, naglinis sa ating mga karumihan, nagpagaling sa ating mga karamdaman at nagpanumbalik sa ating pakikipag-ugnayan at pakikipagtipan sa Diyos. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong banal na dugo na iyong ibinuhos para sa aming kaligtasan. Inumin natin ang grape juice na ito, sumasagisag sa dugo ng ating Panginoon, tanda ng ating paggunita at pagkilala sa kanyang ginawa para sa atin.
Hello to Jing Fabon, Kuya Jerry Garcia, and Ate Joan and family. Ate Feli Aquino, pa-shoutout sa mga multimedia. Karika Castillo, Beth Cabet del Rosario, whose sister Husta dyan. Kanin Jimenez, Tatay Ador, and Nanay Lolita, and Edna. Sister Ellen Ong, Paul Jetro Policarpio, at Evelyn Del Rosario, Jennifer Aroni, Tito Ben and Tita Judy, Glad Alcantara Galano, and Gwen, and William, Brother Rolando Fontanilla, Carol and Ace, and family, and Curly, Ate Tess Del Rosario, Rochelle Mendoza Ocampo, Risa Poseido, and Nanay Sean. Hello po, Kuya Jing Sanil and Ma'am Des Sanil. Kuya Ray Gonzalez, hello po. Pastor Lumano, Sunny Lumanog, Antoinette Oralio, Kuya Bobby Gonzalez, Terry Rose, Nerissa Aduca, Suset Empainado, Siren Tamiing, Aldwin, Jing Pavon, Jose Paculanay, Ahmed Abdullah Kaye. Ano talaga yun? No? Emma Gonzalez, Ati Che, Shelo, Mami Cecilia, and Doktora Ellie. Hello po. Enrique Carica, Apio Centeno, Rosemary Sherbo, Sharon Alcantara, Kuya Gadiel, Nanay Esther and Tatay Cesar and Gilbert. Tapos na. Pastor Moses Gamata, Jesus Aculanay, Wilma Tamiing, and Lola Peting. Magandang gabi po sa lahat. See you all tomorrow.